Counseling. So may mga ganitong kwento sa Israel, sa Middle East nung time na yun. So pagbalik ng hari, pagbalik ng emperor, i-check niyo yun, what happened sa kanyang mga pinagkatiwalaan. Okay? So dito, sa kwentong ito, pinapatungkulan ni Jesus yung kanyang sarili, inalintulad niya sa ganong senaryo, sa ganong pangyayari. Naaalis siya. Ito nga yun. 33 AD, si Jesus ay pinako sa krus. Okay? Namatay, on the third day, nabuhay. Paglipas ng ilang araw, nagpakita siya sa mga disciple to prove that he is alive. And then, kitang-kita ng mga disciple, umakyat siya sa langit. So, ang sabi niya, sabi ng mga anghel, sa mga disciple na nakangangalahat ganun, ano pa hinintay niyo? Nakanganga pa kayo, inutusan na kayo mag-share, nakanganga pa rin kayo. So, ang sabi ng anghel, the same Jesus na nakita niyo umakyat sa langit, babalik din in the same manner. Ganun din, may kita niyo din siya pagbalik. So, ito yung kwento na yun. Kasi Matthew 24, 25, and 26, ang mga tinuturo na ni Jesus dito, yung kanyang pag-alis at kanyang pagbabalik. So, si Jesus, umalis na. Literally, physically, wala siya dito sa earth. Spiritually, nandito siya sa loob natin. Pero the physical Jesus is in heaven, sitting at the right hand of the Father, babalik uli siya sa huling panahon para husgahan lahat. So ito ay paghuhukom ang topic. At ang huhukuman dito, yung mga Kristiyano na binigyan ng talent. Okay? So, let's move on. Sabi doon sa verse 14 tayo nagsimula. Tingnan nyo, sabi doon, itong tao na to, na umalis, he delivered his goods to them. Okay? Who is them? Yung mga pinagkatiwalaan. And in the context of the church, lahat tayo yun. Yung mga disciples na noon, mga apostoles, at saka tayo. Tayo po ay binigyan ng katiwala. He delivered his goods to us. Okay? Verse 14, sabi doon, ibinigay ni Lord lahat sa atin. Actually, wala siyang tinira. Kung ano yung pinagtrabahuan niya, ano siya yung pinanganak dito sa lupa, namatay, nabuhay ulit. Lahat ng purpose ng pagkamatay, pagkabungay, lahat ng tinrabaho niya, ibinigay sa atin. Kaya nga sabi doon sa Matthew 28 verse 19, all the authority in heaven and on earth was given to me. So therefore, go and make disciples. Sabi doon sa Matthew 16, the key of the kingdom of heaven was given to us, the church. Walang tinira si Lord, wala siyang inakyat sa langit, kundi yung dugo niya. Nainalay niya doon sa templo para tayo makapasok sa langit pag namatay. Okay, wala siyang nilikwit na authority, power. Actually, di ko lang nasulat, sa Ephesians chapter 4, sabi doon, siya na bumaba sa ilaliman ng impyerno para palayain yung mga bihag doon sa Abraham's bosom. At siya din yung umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa langit, he gave gifts to men, referring to the church. Nagbigay siya ng mga kaloob. Nung umakyat si Jesus sa langit, wala siyang gift na mga na regalo, talents, iniwan niya lahat sa church. Okay? Jesus gave all his gifts to men, magmula sa salvation, sa talents, sa gifts, abilities, pati kayaman po, lahat. Kung anong maisip niyo mga gandang bagay, ibinigay na ni Lord sa atin. Sabi doon sa James 1, 17 or 18, hindi ako nagkakamali, all good gifts comes from God. At ang sabi doon sa Ephesians 1, 3, we are blessed in the heavenly places with all the heavenly blessings. Blessings na ginawa ni Lord. Sabi mo sa tabi mo, wala kang kulang. Kaya huwag kang magmukhang kulang-kulang. Okay? Walang kulang sa atin. Kung paano si Lord kompleto, tayo kompleto din. Hindi mo lang alam. Amen? So He gave everything. He gave all His goods. And what is that all? By the way, ito pa pala. We as people, even Christians, we tend to say, this is mine. Kaya nga nauso yung, I own, I watch, I, ano pa mga I? I mo, matagal na yun. Yung I, yung laging sarili, tapos selfie.
yung pagiging makasarili parang ina-highlights ng trending ng mundo. Okay? Diba? Ako. Aking trabaho, aking pamilya, aking bahay, aking kotse. Sa totoo lang, wala tayong pag-aari sa mundo ito. We don't own anything, even your breath. Yung hininga mo na hininga, hindi yan sa'yo, galing kay Lord. Yung anak mo, hindi yan sa'yo. Sawa mo, hindi yan sa'yo. Bigay lang yan, pahirap lang yan. Kukulin din ni Lord yan, balang araw. Lahat ng pahirap, pinukuha. Binabawi, sinusole. Ano meron tayo na hindi na mawawala sa atin forever and eternity and beyond? Sige, sabihin niyo. Ano meron tayo na eternity, kaya mong sumigaw na eternity and beyond? Meron? Kotse mo maluluma. Bahay mo mawawala pag nasulog yan. At pag ikaw mismo nawala, namatay ka, lahat ng na-possess mo, lahat ng napundan mo, wala na. Walang forever dyan. Kay Lord lang meron. Kaya nga, kung titingnan mo, akin to, wala kang akin. Wala tayong possession. God owns everything. Kaya nga yung pera, no? Let's say pera. Ang tinuturo nga natin, kahit marami ka pang pera, kaya mo bumili na kung ano-anong gamit, kung ano-anong bagay. Pero, tatanungin mo muna si Lord, Lord, gusto mo ba ito na bilhin ko? Kung sinabi ni Lord, hindi. Nasabi mo kay Lord, mayroon ako naman ito eh. Ganon? Ah, ganon ha, pera mo yan. Kunin ko nga lahat siya. Wala ka ng pera? Ano na, okay na? Eh Lord, trabaho ko naman ito eh. Eh sige, hanggang lang kita ng trabaho, hindi ka na nakakapagsimba eh. Kaya ba ni Lord gawin lahat? Kaya. Kasi ganyan lahat. Kaya when we decide for something, mapapangasawa, makakarelasyon, tinatanong si Lord. Pupuntahan, titirhan, mag-a-abroad ka ba? O dito lang, tinatanong si Lord. Ako maarte po. Maarte ako sa gamit, maarte ako sa lahat ng bagay. Pati sa pagkain. Pag ako bibili ng gamit, nagustuhan ko yung gamit. Ah, sorry, na-apply namin yung tinuro sa retreat. Gusto ko, maganda. Kaya lang mahal. Kailangan ko ba? Minsan hindi ko talaga kailangan yan. Ang ginagawa ko, hindi ko binibili agad. Ikikot ako sa ibang store, pag may time, titignan ko kumpara ko yung price. Tapos pag hindi pa rin ako satisfied, mahal parehas, hintayin ko mag-sale. Kaya pag sale na wala, ay hindi akin yan. Okay lang. Pero ang galing ko kung sa sales. May kapangyarihan po ako dyan, nakakabili po ako ng mamahaling gamit ng 70%. Ganun yung pabor ni Lord sa akin. Kaya hindi ako nasusot ng mamahaling gamit na binili mo ng mahal. Kadalasan, 70%. So, dinatanong ko si Lord. No? May mga, lately, may isang bibilihin akong bagay na hindi naman, kung titingnan na iba, hindi kailangan. Pero, hinayaan ko yung isang buwan na lumipas, sige, kung kalooban ba ni Lord na ma-possess ko to. Pero, lately, nagmamaterialize ko yung dinawala kong effort. Sabi ko, kalooban ni Lord talaga. Okay, so, sabi mo sa katabi mo, wala kang pag-aari. Yung asawa mo, anak mo, trabaho mo, bahay mo, lupa mo, kotse mo, wala, hindi yan sa'yo. Eh, totoo naman, Pastor, sabihanan ko ito, hindi rin sa kanya yan. Kay Lord yan. Amen. Pinahiram lang sa atin. Ang sabi ng 1 Chronicles 29:11-12, yours, O Lord, ito si David, ha, yung mama ng todo, sikat sa buong Middle East, sa buong mundo nung panahon na yon, kung saan man nakarating yung mundo na yan. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and majesty for all that is in heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. Ibig sabihin, sabi ni David, lahat sa iyo galing. This is the time
na tinatayo niya yung temple. At ang sabi ni Lord, stop, hindi ka magtatayo niyan, anak mo, si Solomon, ipunin mo lang. At ang templo na yon, alam niyo kung anong yari? Yari sa purong ginto, yung loob. Yung anila, ginto na hinulma. Yung lamesa, ginto. Akasya yung ilalim, tas pinahira ng ginto. Pagdating doon sa loob, yung Ark of the Covenant, yung dalawang anghel na lalaki, ginto. Mamahalin. Okay? Kaya sabi niya, ikaw, Lord, may-ari ng lahat. Kaya-kaya mo isupply ito. And besides, ikaw naman nag-utos dito sa akin. And it happened. Psalm 24, verse 1. The earth is the Lord and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Ang buong planetang ito, buong mundong ito, kay Lord. Kasama ng lahat ng laman nito. Pag bumili ka ng lupa, hindi tatanggalin o nagbebenta sa iyo yung tinanim niyang mangga o yuk. Tatanggalin? Ay, sandali lang po ah. Meron akong 50 mangga dito. Bubulutin muna namin bago niyo bilhin. Walang ganun. Pag binili mo yung property, lahat ng nandun, kasali. Ang earth at lahat na nandito sa earth, kay Lord. Kasama ka ba dun? Nag-earth pa kayo? Tingnan niyo, baka may mga antena yan, mga taga-Martian. Kung taga-earth ka, pag-aari ka ni Lord. At lahat ng meron ka kay Lord. Gets? So anong tawag sa atin? Ano bakit tayo may mga gamit? We are just stewards of God. Katiwala. Managers. Subukan niyo magtrabaho sa banko kahit ikaw pa yung managers. Tapos pinalitan mo yung logo pati kulay. Anong kulay ng BPI? Maroon? Pula? BDO? Blue? Tapos ginawa mo color po, no? Rainbow? LGBT ka kasi ikaw, ginawa mo gano'n. Sa palagay mo, matutuwa yung mayari at tatanggalin ka. Tatanggalin ka, pakialamero ka eh. Pakialamera ka, hindi yan sa'yo. Huwag mong pakialaman. Bago mo gawin yon, magtatanong ka sa may-ari. Lahat ng meron tayo, lahat ng desisyon sa buhay natin, tinatanong kay Lord. Tanungin mo yung katabi mo, nagtatanong ka ba? O sugod ka lang ng sugod kasi God is so good? Ha? Banat ng banat, walang tanong-tanong. Ang buhay mo, tinatanong kay Lord saan patungo mo. Anong gagawin? Paano gagawin? Pamilya, pagpapalaki ng anak, paggastos ng pera, saan ilalagay, saan i-invest, saan papaarali ng anak, saan tayo titira. Tinatanong lahat kay Lord. Kasi hindi ikaw ang may-ari niyan. Katiwala ka lang. Para bang katulong niyo sa bahay, kahit mayordomo pa yan, pinakikialaman yung takbo sa bahay, ayon sa gusto niya, hindi ayon sa gusto mo, sisisantihin mo yan. Tandaan niyo to, wala tayong pag-aari sa mundo nito, lahat kay Lord. At habang ikaw ay mapapagkatiwalaan nila lang, pagkakatiwalaan ka ni Lord ng mas marami. Amen? Pero pag di ka mapapagkatiwalaan sa kukonti, pati yung konti tatanggalin sa'yo. So, we are just stewards of God. 1 Peter 4:10, as each one has received a gift, ministering to one another as good stewards of the manifold grace of God. So since ang topic natin paglilingkod kay Lord, binigyan din tayo ni Lord ng mga kakayanan na gamitin din natin para sa Kanya. Okay? May mga kakayanan tayo, may mga resources tayo, meron tayong talents, meron tayong time, meron tayong treasure na pwede natin gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Lahat yon galing sa Kanya. Kaya hindi natin dapat ipagkait. Verse 14 pa rin. Now, sabi na sa verse 14, he gave his talents. Binigyan niya ng talents itong bawat isa. Sa modern times, ang tinuturo lagi sa church, yung talents ay yung mga abilidad mo, yung kakayanan mo, magaling ka sa music, magaling ka pamugtog, magaling ka pumamay. Yes, that's talents in English, modern word. Pero in the original context, hindi yun yun. But today, kukunin natin parehas. Okay? Titingnan lang natin yung background para makita natin what Jesus is driving at.
No? So talents pa rin ang ano natin, topic natin, kakayanan. Pero originally, talent is a unit of weight introduced in Mesopotamia. In Mesopotamia po, ito yung Iraq. Dito nagsimula yung sibilisasyon ng buong daigdig. Dito nagsimula ang unang tao kung nag-aral kayo ng social studies. Ano na ba ngayon yan? Sibika, araling panlipunan. Ano pa ba? Okay. The cradle of civilization is Mesopotamia. Dito na imbento yung gulong. Naalala ko sa araling panlipunan namin. Dito na imbento yung gulong. Sa lambak ng ano, lambak ng degrees, sa lambak ng yung dalawang ilog, kaya nga Mesopotamia, dito yung salitang hipopotamus kinuha dahil maraming tubig doon. At lahat ng mga sibilisasyon, lagi sa may tubig umiikot because they need the water to survive. So dito nag-start ang civilization at dito rin na-introduce yung sinasabing talent. At the end of the 4th millennium BC, these weights, ito pa yung timbangan. Itong talents, parang yung timbangan natin ngayon. Tinitimbang yung mga silver or gold. Tapos may ilalagay dito ang bakal. Ito yung talent. Okay? Ito yung pambayad. Ito yung financial na monetary system nila nung panahon na yun. Okay? So, these weights were used subsequently by the Babylonians. Doon din naman itong area na ito ng Babylon sa Iraq.